Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Tinawag mo po kami, Panginoong Diyos, mula sa maraming mga tao sa mundo. Sa katapusan ng panahon na iyong itinakda, Panginoong Diyos, at niligtas mo po kami sa pamamagitan ng pagkaunawa sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, Panginoong Diyos. Tinutulungan mo po kami na mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian bilang iyong mga anak sa nalalabi naming buhay, at hinahawakan mo po kami at inaakay sa pamamagitan ng salita at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtipon-tipon ng sama-sama sa iyong harapan at nagpupuri sa iyong biyaya at kaluwalhatian, Panginoon. Nag-aaral ng Biblia at nagkakaroon ng banal na fellowship kasama ka, Panginoon. Sa oras na ito, pakiusap. Samahan mo po kami at tignan ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at bigyan mo po kami ng sapat na biyaya ayon sa kinakailangan ng bawat isa. Ang mga iglesia sa aming bansa at ang maraming mga iglesia sa buong mundo, iniingatan po nila ang kanilang pananampalataya at nangangaral sila ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway mabuhay po sila ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. At pakiusap, isa katuparan mo po ang gawain na nagliligtas ng maraming nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila sa iyong harapan, Panginoong Diyos, gamit ang matapang na pagpapatutuo ng ebanghelyo ng Panginoon. Pakiusap din po, samahan mo po ang lahat ng mga lingkod na nangangaral ng salita na mahigit pang salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mapatutuhanan lamang nila ang ebanghelyo ng Panginoon. Pagalingin niyo rin po ang mga may sakit at pakiusap, pahintulutan mo po sila na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa kanilang nalalabing buhay. At sa Panginoon na umaaliw sa amin sa pamamagitan ng kinakailangang salita, ayon sa panahon at nagbibigay sa amin ng bagong lakas at kapangyarihan at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, ipaalam mo po sa amin ang iyong salita na nais mong ihayag sa amin, Panginoong Diyos, at ang masaganang biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 8 at verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Dalawang libong taon na po ang nakakalipas simula nang dumating sa mundo ang Panginoon na ating sinampalatayanan upang iligtas ang mundo at lumisan siya, pagkatapos isa katuparan ang gawain ng pagliligtas. Gaya ng sinabi sa Biblia, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ipinangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, at ang katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos ay malapit na sa atin. Sa katapusan ng panahong ito, naligtas tayo sa gitna ng napakaraming mga tao sa mundo. Ang mga naligtas, sila na ang anak ng Diyos, mga banal na nagkakaroon ng fellowship, ang katawan ni Kristo, at nag-aaral ng salita, naglilingkod sa Panginoon at sumusunod. At nangangaral tayo ng ebanghelyo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan din ng tulong ng Diyos. Kaya nga, kapag naiisip natin ang tungkol sa biyayang ito,
Hindi natin maipahayag kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos. Kaunting panahon pa, ang puot at kahatulan ng Diyos, ito po ay darating sa mga tao. Sa kanila na hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo, hanggang sa katapusan ng panahon, pagkatapos na magwakas ang panahon ng biyaya. Kaya tiyak na iyon ay espesyal na pagpapala ng Diyos at dakilang biyaya na tayo ay naligtas lalo na sa katapusan ng panahon. Ang COVID-19 na lumalaganap sa buong mundo, ito ay isang sakit na nakakahawa. Nakakahawang sakit sa katapusan ng panahon. Sinabi sa Luke chapter 21 ang patungkol sa mga salot bilang tanda ng katapusan ng panahon. Isa itong nakakahawang sakit o sinasabi sa English na infectious disease. Mga salot o nakakahawang sakit na kumakalat sa buong mundo sa maiksing panahon at maraming mga tao ang nawalan ng buhay at maraming mga tao ang nagdusa dahil dito. Alam po natin na isa ito sa mga huling sakuna na magaganap sa katapusan ng panahon. Parang hindi po ganap na matatapos ang pandemyang dulot ng COVID-19. Kahit na inaasahan natin na matatapos agad ang COVID-19. Ilang araw na lang po ang nakalipas nang bumisita dito sa Korea si Bill Gates. Siya na nagtayo ng Microsoft sa Amerika. Sabi po niya, may pandemya raw na mas malala kaysa sa COVID-19 ang paparating. At hindi natin alam kung gaano o kung anong nangyayari sa likod nito, pero talaga pong kakaiba ito. Ang mga sakuna sa kalikasan ay nagaganap ng maraming beses sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At parang hindi ito lahat na ilalabas sa mga balita dahil nga maraming beses itong nagaganap. Sinabi po sa Matthew 24, magkakaroon ng tagutom, ng salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Sa Amerika, may tagutom sa lugar na walang ulan. At maraming taong namamatay dahil din sa gutom sa China. Sa Europa at sa buong mundo, pareho rin po ang sitwasyon. May ilang lugar na binabaha dahil sa sobrang lakas na ulan. Subalit sa iba naman, tuyong-tuyo at may lindol din sa iba't ibang mga lugar. Sabi sa Isaiah 24 verse 19, ang lupa ay lubos na nagiba. Sa verse 20, sabi, pagiray-giray na parang taong lasing ang lupa, ito'y gumigiray na parang dampa. At ang kanyang paglabag ay nagiging mabigat sa kanya, at ito'y bumagsak at hindi na muling babangon pa. Anong ibig sabihin ng nagkaroon ng malaking lindol noong namatay si Jesus sa krus? Ipinapakita nito na hindi lamang gawain ng kaligtasan ang naisa katuparan, kundi maging ang kahatulan ng Diyos ay naitakda na. Niyanig ng Diyos at sinira ang lupa, ibig sabihin na ang lupa, ang lugar kung saan hindi na maaaring panirahan ng mga tao. Kasi sa Hebrews chapter 1, similar verse 10, sabi, at ikaw Panginoon, nang pasimulay iniligay mo ang saligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili, at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Ang lupa ay talaga pong luma na ang ating mundo. Naging luma ang lupa na gaya ng damit na hindi natin maaring suotin kapag naluma na. Kaya nga nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos. Sa Ecclesiastes 3 verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. At sa Gawa 17:26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang maniran sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Itinakda niya ang panahon. Kaya pinapahintulot ng Diyos sa mga inapo ni Adan na manirahan sa lupa, subalit itinakda na yung pong panahon. Ibig sabihin,
ang Diyos ang nagtakda mula sa simula hanggang sa huli o wakas. Lahat ng mga bagay ay matatapos kapag ang plano ng Diyos at layunin ay naisa katuparan na sa panahong ito. At kapag tinignan po natin sa Romans chapter 9, ang Ebanghelyo ay ipapangaral sa lahat ng mga bansa at magbibigay ang Diyos ng pagkakataon na mapakinggan ng lahat ang Ebanghelyo at doon magkakaroon ng pagkakataon sa kaligtasan o ng kaligtasan para sa mga Hudyo ng ilang panahon pagkatapos maipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil. At pagkatapos lahat ng mga plano ng Diyos ay matatapos. Ang mga Hudyo na miserableng nagdusa ng mga kapigatian at malawak ang pagpatay sa pamamagitan ng pagkalat sa kanila sa buong mundo, sa loob ng 2,000 taon, ay nagkaroon ng kalayaang bigla sa ating panahon pagkatapos po ng 2,600 years na taon mula sa kanilang pagkawasak. Isa ito sa mga importanteng ebidensya ng pagpapatunay na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala ang maraming mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ng hindi pananampalataya kay Jesus ay hindi pananampalataya sa Biblia. Ang relihiyon nila ay ang Judaismo at naniniwala lang sila sa lumang tipan at hindi sa bagong tipan. Naniniwala sila sa Diyos ngunit hindi kay Kristo Jesus. Kasi sumagot si Jesus noon sa 1:8-19, "Hindi nga ninyo ako kilala o ang aking ama. Kung ako'y inyong kilala, ay kilala rin sana ninyo ang aking ama." Hindi nila kilala si Jesus. Ibig sabihin, hindi rin nila kilala ang Diyos. Ang bayan ng Diyos ay hindi kilala ang Diyos. At pinagtaksilan nila ang Mesiyas na isinugo ng Diyos at naipako siya sa krus. At nahihayag sa buong mundo kung gaano katiribli ang kanilang mga kasalanan na tinanggihan nila ang Kristo sa buong kasaysayan nila. Walang kapatawaran ng tanggihan si Kristo. Ang bayan ng Israel ay nakalat sa buong mundo at nagdusa at pintay sila saan man sila magtungo. Binalaan ng Diyos sa mga Hintil sa buong mundo kung gaano kalaki yung pong kasalanan ng kanilang pagtanggi kay Kristo. Ang Ebanghelyo ay pinangaral sa buong mundo at tayo maliligtas sa katapusan ng panahon ng biyaya ng Diyos. Ayon sa Roma, ang mga Hudyo ay maliligtas hanggang sa makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Sa Revelation chapter 7, 144,000 na Hudyo ang maliligtas at pagkatapos hahatulan ng Diyos ang mundo. Ito ang panahon ng kapigatian. Ngayon ang katapusan ng panahon ng mga Hintil ay paparating na. Gaya nga ng alam ninyo, sa Romans 11:25, sabi po na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Sa ganoon, ang buong bilang ng Israel ay maliligtas. Ang buong bilang ng mga Hintil sa katapusan ng panahon. At naligtas tayo sa katapusan ng panahon. Gaya po ito nang nakasakay tayo sa huling bus, hindi po ba? Kaya mga brothers and sisters, parang hindi alam ng iba kung gaano tayo kapalad dahil naligtas tayo sa katapusan ng panahon. Balang araw, ang panahon ng biyaya ay biglang matatapos. At sa katapusan ng panahon ng biyaya, kung kailan ang Panginoon ay bababa mula sa papawirin, lahat ng mga taong ligtas, kabilang ang mga Hudyo, mga Hintil, ay magkasamang kukunin. At magsisimula ang 7 taong kapigatian sa mundo. At ang mga Hudyo ay maliligtas sa unang 3 at kalahating taon. Pagkatapos, sa huling 3 at kalahating taon, ang Antichrist ay maghahari sa mundo at ang paghuhukom ng Diyos ay darating. Malinaw na darating sa atin ang araw na iyon. Alam niyo po, alam po natin na ang bagyo ay parating mula sa timog. Hindi natin alam kung sa anong direksyon mapupunta ang bagyo. At ayon sa ulat ng panahon, darating ito sa timog dagat patungong silangang dagat. Isa itong super typhoon, kaya naghahanda ang mga tao para sa bagyo. Nagpunta po ako sa isla ng Olong noong nakaraang linggo. Nasa 43 na taon na po ang nakalipas simula nang magpunta po ako doon. Nung nasa Pohang po ako, 43 years na ang nakalipas, ilang beses din ako na nagpunta para sa evangelism. Sa panahong iyon, walang digulong ng mga sasakyan. Ngunit ngayon, marami ng kotse sa isla ng Ulong. At napakaraming tao roon.
Ngayon, maaari nang magbiyahe gamit ang kotse papunta sa isla ng Ulong at nagtayo sila ng airport sa silangang dagat. Kamangha-mangha po ito. Maring para ito sa isang layunin. At noong umalis ako sa isla ng Ulong, nakita ko na tinatalian nila ang kanilang mga barko ng mahigpit. Maraming mga bangkang gamit doon, bangkang ginagamit sa pangingisda. Pero bakit po nila ito tinatalian? Ito po ay dahil naghahanda sila para sa paparating na bagyo. Kung hindi nila tatalian, maaring matangay yung mga bangka at masira. Maaring magbungguan yung pong mga barko o yung mga bangka, magbungguan sa isa't isa at masira. Bukod sa mga baybayin, lahat ng mga rehiyon kung saan darating ang bagyo o dadaan ang bagyo, ay pinagmamasdan ang daraanan ng bagyo. Sa kaso ng signal number 5 na bagyo, alam niyo po ang isang eroplano ay maaring ilipad palayo sa airport. Kaya nga, dapat natin itong talian ng mahigpit para ito po ay ligtas. Nakita ko po ang isang bagyo noong ako po ay nasa isla ng Guam at maraming mga sasakyan ang nagkapatong-patong sa parking area. Isang malaking truck ang inilipad palayo. Maring pati ang mga taong naroon. Ang mga bubong at sementadong kalsada, ang mga ito ay natuklap. Napakalakas ng kapangyarihan ng hangin. Kaya nga, kailangang maging handa tayo para rito. Alam natin na malapit na ang pagdating ng araw ng kapigatyaan gaya ng isang bagyo. Kaya kailangan nating maging handa. Tama po? Ngunit ang mga tao sa sanlibutan ay hindi alam ang nangyayari. Naghihintay lang sila ng mga pagpapala. Hindi iyon mangyayari, hindi maaari. Ngunit alam po natin ang katotohanan. Hindi tama kung mabubuhay tayo gaya ng ginagawa ng mga karaniwang tao sa sanlibutan. Sinabi ko po sa inyo, noong isang linggo o noong nakaraang linggo ang tungkol sa kaligtasang nakamit natin. Kaya ang pamagat ng sermon natin ay pinakadakilang kaloob ng Diyos, ang kaligtasan. At ipapangaral ko ang sermon na may ganing turin pong pamagat ngayong araw. Nasisihan tayo kapag may binigay na regalo sa atin. Kung ito'y napaka-espesyal na regalo, maring sobrang saya po natin. Ang regalo na tinanggap natin ay hindi pumula sa isang tao. Halimbawa, kung ang Pangulo ang nagbigay sa akin ng regalo, hindi lang papel ng sertipikasyon, hindi lang karaniwang produkto, kundi isang malaki at talagang espesyal na regalo. Halimbawa, kung ang Pangulo ng Amerika, ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, ang nagbigay ng regalo, ano iyon? At maaaring masurpresa po tayo. Subalit natanggap po natin ang kaloob mula mismo sa Diyos. Mula sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa mundo at namamahala at kumukontrol sa kalawakan. Kaya hindi ito simpleng kaloob. Binayaran ito ng Diyos ng higit sa kanyang makakaya. At ito ang kaloob na binayaran ng Diyos ng lahat ng kanyang mga dakilang bagay. Ano iyon? Hindi na natin kailangan itanong dahil alam na alam natin. Kahit na alam na natin, sasabihin ko po sa inyo ng paulit-ulit. At alam ko, alam nyo na. Alam nyo po ba? Pero uulit-ulitin ko dahil hindi sapat ang alam nyo sa kung gaano kadakila ang kaloob ng Diyos. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 2 verse 3, ang ganito kadakilang kaligtasan. Kapag nakikita ko po ang talatang ito, namamangha po ako. Kaya nakamit natin ang kaloob. Ano ang kaloob? Ganito kadakilang kaligtasan. Ngunit ang isang taong walang alam tungkol dito ay siyempre papabayaan lang ito, ang ganito kadakilang kaligtasan. Walang halagang bagay ang kaligtasan sa kanila. Wala silang pakialam tungkol sa kaligtasan. Kaya sabi, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Hindi hinahatulan ang mga makasalanan dahil marami silang mga kasalanan.
Binigyan sila ng Diyos ang biyaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit tinatanggihan nila ito. Ang kasalanan ng kanilang pagtanggi ay hindi maaaring patawarin. Walang nakaalam na kalaan para sa kanila kundi ang walang hanggang pagkawasak. Kaya sa binasa po natin sa Efeso chapter 2 verse 8, sabagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang biyaya? Ipinaliwanag ng Diyos ang biyaya sa pamamagitan ng maraming mga salita sa Biblia mula po Genesis hanggang Revelation. Kung ano ang biyaya ng Diyos na ibibigay sa atin? Ito ang biyaya ng Diyos na ipinapaliwanag sa atin at ipinakita sa atin sa pamamagitan ng tunay na kasaysayan ng Israel. At ang tanging anak ng Diyos ang nagkatawang tao, dumating dito sa mundo, nabuhay sa loob ng 30 taon, nagparuot pa rito sa lupain ng Israel para sa gawain ng kaligtasan. Sa loob ng 3.5 years at sa huli, siya na kapareho ng banal na Diyos ay hinatulan na gaya ng isang makasalanan. Hinatulang mamatay, pinalo ng kakilakilabot na hagupit, ipinako sa krus at namatay. Hindi natin maisip ang gayong kahihiyan at pagdurusa. Dumanak sa kanya ang banal na dugo. At ito ang huling sinabi niya. Sabi niya doon sa krus, tapos na. Sa English, it is finished. Opo, natupad na. Na isa katuparan ang gawain ng kaligtasan ng Diyos. Nakumpleto po ito. Ngayon, naniniwala tayo ng Panginoong Jesucristo, siya po ay dumating dito sa mundo. Sabi niya, it is finished. Opo, natupad na. Dumanak ang kanyang mahalagang dugo, pagkatapos muli siyang nabuhay, nagbibigay ito sa atin ng ebidensya na mananampalataya, sa ating mga mananampalataya, na si Jesus ang anak ng Diyos at siya mismo ang Kristo. Pagkatapos umakyat siya sa langit at tumating ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang nagsabi, at ako'y magiging mga saksi, kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa. Ang Espiritu Santo ang nagpapatutuo sa Kristo na namatay sa krus at nabuhay mula sa mga patay, at ang ebidensya ay naipasa sa atin ngayon. At sa biyaya, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa Colossians 1:6 na dumating sa inyo, dumating ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay dumating sa atin ngayon. Halimbawa po sa lambak, sa mundo, kapag sumigaw ka ng malakas, nagiging alingaungaw ito sa bundok. Tama po? Ang Ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay patuloy na umaalingaungaw sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at narinig natin ang Ebanghelyo at naunawaan ito. Ang Espiritu Santo ang kumilos upang makarating sa atin ang Ebanghelyo ngayon. At ang Espiritu Santo ang nagpapatutuo sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Espiritu Santo ang nagpapatutuo sa taong iyon, ang taong naligtas at dumating sa atin ang Ebanghelyo. Narinig natin lubusang naunawaan ng biyaya ng Diyos, kaya nga sinabi, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang aklat ng Efeso ay isang mensaheng ibinigay sa ating mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako'y naligtas. At dito ayon sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ano po ang mga pagpapalang espiritual sa sangkalangitan sa pamamagitan ni Kristo? Ito ang biyaya ng Diyos. Ang buhay ng Diyos na naparito mula sa langit, nang bumaba si Jesus mula sa langit, pumunta papunta sa lupa, namatay siya sa krus at muling nabuhay, upang ibigay sa atin ang mga pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Kaya sabi, pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Napakadakila at kamangha-mangha ang salitang ito. Sabi, bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Binigyan niya tayo ng espiritual na pagpapala. Nagbigay ang Diyos at tinanggap natin po ito. Opo, natanggap natin ng espiritual na pagpapala. Ito'y ibinigay ng Diyos at tinanggap po natin. Kaya dito sa verse 6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Efeso 1:6.
sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, sabi po na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Ang mga ipinagkaloob na walang bayad at ang ibinigay bilang kaloob ay iisa lamang. Ang kaloob ay hindi itinuturing na kaloob kung nakuha mo ito nang may paghihirap. Kaya nga wala tayong anumang ginawa. Ibinigay niya ito sa atin na walang mga kwalipikasyon. Kasabi, biyayang walang bayad. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob ng niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Bakit niya tayo binigyan ng biyayang walang bayad? Sapagkat walang sino man naman po ang may maaring gumawa ng anumang bagay upang maligtas, wala tayong magagawa, kundi kung hindi ibigay ng walang bayad. Kung gagawin mo lang ang anumang bagay upang makapunta sa langit, kung gayon, walang makakapunta sa langit. Kasabi para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Bakit ibinigay niya ng walang bayad? Kung titignan natin yung mga hymnals, karamihan ng mga himno ay tungkol sa pagpupuri sa biyaya ng Diyos. Halimbawa, pag-ibig ng Diyos ang tumubos, sa akin ay kumupkup. Ang mga nakaunawa ng biyayang iyon ay nagpupuri sa kamangha-manghang biyaya at pag-ibig ng Diyos. At dapat tayong umawit ng papuri, hindi lamang sa ating mga bibig, kundi maging sa ating mga puso. At ang ating buong buhay ay dapat nagbibigay papuri sa Diyos. Iyon ang layunin ng ating kaligtasan. Kamangha-manghat mapagbiyaya ang himno na inaawit ng ating choir kanina. Hindi ba naantig ang inyong damdamin? Kung titignan niyo po yung mga hymnals, ano ang tawag ninyo dito? Sa mga hindi nakakaalam ng mga nota, tinatawag lamang nila itong ulo ng toge. Opo, dahil mukha itong ulo ng toge. Silang mga hindi nakakaalam ng nota ay isa lang ang tingin sa mga ito. Iniisip nila na ang lahat ng mga ito ay parang mukhang ulo lang ng toge. Ngunit kapag ang isang musikero ang tumitingin dito, ang himig ay kusang lumalabas. At dapat tayong umawit gamit ang ating mga bibig at umawit gamit ang ating mga puso. At ang ating buhay ay dapat na maging awit ng pagpupuri. Tulad ng pagtingin ng isang musikero sa music sheet na kusang lumalabas ang himig, para sa pupuntugtog ng piano, lumalabas ang himig sa pagtingin lamang sa kanyang music sheet. Tinitignan ng Diyos ang mga buhay po natin. Sa tingin ko, ang Diyos ang pinakamahusay na musikero. Gustong-gusto po ito ng Diyos. Ang pagkagusto ng Diyos sa musika ay ang tunog na mula sa puso at hindi yung tunog mula sa lalamunan. Halimbawa, sabi mo po, far away, in the depth of my spirit tonight, rolls a melody sweeter than song. Tama po, silang mga naligtas ay may pasasalamat at kaligayahan na umaapaw mula sa kanilang kaluluwa. Ang ating mga awit papuri sa kaluwalhatian ng Diyos ay umaakyat patungo sa langit. Kasi Revelation, sabi po, sa harapan ng Diyos, ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso. Ang alpa ay isang himig. Ang insenso ay panalangin na umaakyat sa trono ng Diyos. Kaya ang pag-awit sa inyong mga bibig at pag-awit sa awiting hindi mo gusto ay parang isang kantang kasinungalingan. Tama po ba? Isang kasinungalingan ng pagsasabi ng bagay na hindi mo gusto. Hindi ito totoo. Halimbawa, sabi mo, if ever I love thee, my Jesus, this now. Iniibig natin ang pera, iniibig ang sarili, iniibig ang kalayawan. Kasi nasabi ng Diyos, kailan mo ko inibig? Sinasabi ng iba na maraming tao na naniniwala kay Jesus ay higit ang pagsisinungaling daw nila tuwing Linggo. Sinungaling sila sa panalangin. Kapag nananalangin sila, mukhang ang Diyos lamang ang iniibig nila. At kapag umaawit sila ng papuri, nagugustuhan niya ang kagandahan ng mga himno. Ang himno ay isang awiting sinulat ng isang taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos. At ang isang tao naman ang maglalagay ng awit dito. Basahin niyo po yung mga himno, kamangha-mangha po ang mga ito. Bagaman walang laman ang kanilang puso, ngunit may mga tao umaawit lamang sila ng awit papuri
sa kanilang mga bibig at hindi sa puso. Para po silang parot. Nakapanood po ako matagal na sa TV at may isang ibon na tinatawag na common myna. At ang ibon na ito ay nakakapagsalita ng mahaba. Halimbawa sabi niya, "Sir, mabuti ang ginagawa mo sa mga pambansang usapin." Mahusay itong sinasabi ng ibon. Halimbawa, "Good night," kaya niyang sabihin. "Nakatulog ka ba ng mabuti?" Nasasabi niya, ganito po. Subalit alam ba iyon ng ibon? Alam ba niya yung sinasabi niya? Sinusunod lamang niya ito dahil tinuruan siya ng mga tao. Patuloy niya itong ginagawa kaya nasanay na siyang magsalita ng mahaba. Ganon din po ang taong umaawit, hindi dapat maging parang isang parot. Na walang anuman sa inyong pag-iisip, lahat ng pagmamahal sa mundo, nais nyo. Kaya sasabihin ng Diyos, tumigil ka. Kailan ba nawala ang pagnanais mo? Habang ang kasakiman sa mundong ito ay nabubuo sa lalamunan mo, sinasabi na ang lahat ng mga pagnanais ng nakaraan para sa sanlibutan ay matagal nang nawala. Maging sa ngayon, ang mga pagnanais ng sanlibutan ay malakas na nanggagaling sa puso. Hindi dapat ganito ang pagpupuri. Niligtas ba tayo ng Diyos para makinig ng mga papuri? Kung gayon ang papuri ay dapat nanggagaling sa puso. Ayon sa Awit 33 verse 1, magalak kayo sa Panginoon. O kayong matutuwid, sabi po, ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid, tapat na pagpupuri. Ganon din po sa pananalangin. Kung mananalangin ako sa Diyos na hindi mula sa puso, sa tingin ba ninyo madadaya ko ang Diyos? Ang ating buhay ay dapat na maging awit pagpupuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi Efeso chapter 1, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Sa verse 12, upang tayo na nung unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang ating buhay ay dapat na maging awit pagpupuri. Ang buong buhay ko ay parang music sheet na kapag tinignan ng Diyos, kapag tinitignan ng Diyos ang ating buhay, nararamdaman niya na nakakarinig siya ng magandang tinig. Tama po? Ano po ang gagawin ninyo? Napakaraming mga peking mananampalataya sa mundong ito. Ang mga mananampalataya na sa Kristyanismo, tawag sa kanila Kristiyano daw. Ang salitang Kristiyano at mananampalataya ay iisang salita. Ngunit ngayon iba na ang nilalaman nito. Peking mananampalataya, peking Kristyanismo. Tayo ang mga taong naunawaan talaga ang biyaya ng Diyos sa ating puso at sa ating buhay. Kahit mamatay tayo ng isang beses, hindi natin matatapatan. Yun pong kanyang kabaitan, yung biyaya ng Diyos. Kasi sabi, hindi ko mabibigyang sukli ang kabutiang binigay mo sa akin. Hindi natin siya mabibigyang sukli. Bagaman ako'y mahina, magiging alipin ako ng Panginoon. Ako ay alipin ng Panginoon, bagaman mahina ang aking puso at hamak ang aking katawan. Hindi maaari sa isang lingkod na magkaroon ng sariling kalooban, na magkaroon ng sariling pagnanais, sariling plano, sariling kaisipan. Ang alipin o lingkod ay para lamang sa kanyang Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon na mabuhay siya, mabubuhay siya. Kapag hiningi ng Panginoon niya na gawin ito o iyon, dapat niya po itong sundin. Kapag nais ng Panginoon na mamatay ang kanyang alipin, dapat siyang mamatay. Dahil siya ay para sa kanyang Panginoon. Di po ba? Ipinagmalaki ni Apostol Pablo na siya ay alipin ni Jesucristo. Sabi niya, si Pablo na alipin ni Jesucristo. Ang salitang alipin ng mga panahon na iyon sa Grego ay chulos, ibig sabihin isang alipin na binili sa halaga. Nung mga unang panahon, may bakal sa liig ng mga alipin at ang mga alipin ay pagmamayari ng kanilang mga master o Panginoon. Ngunit sa panahon natin ngayon, may mga naaawa sa mga alipin at babayaran niya ang kabayaran para sa alipin at bibilhin ito. Pagkatapos nun, malaya na siya sa pagka-alipin. Hindi kita binili upang maging alipin, ngunit upang palayain ka. Pagkatapos sasabihin niya, "Ah, salamat." At pagkatapos uuwi na siya? Uuwi na po? Hindi. Ako ang iyong tunay na alipin. Hindi na ako alipin, kundi alipin ng kalayaan sapagkat binili mo ako sa isang halaga. Ginawa niyang alipin ng kanyang sarili. Kaya sa Galatia 5:13, sapagkat kayo mga kapatid
ay tinawag sa kalayaan. Subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Sa pag-ibig, tayo ay mga alipin ng Panginoon, alipin ng Panginoong Hesukristo. Ang mga kapatiran ay gaya ng alipin ng bawat isa. Ang alipin ay hindi namumuno kundi naglilingkod. Sa Filipos 2:1-7, na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Sinabi na kinuha niya ang anyo ng isang alipin. Siya, nakapantay ng Diyos, ay kinuha ang katawan ng isang alipin na naging gaya ng tao. Kasi sa Filipos 2:8, palibhasa na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakumbaba sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Bilang isang alipin, gaano po siya naging masunurin hanggang sa kamatayan? Ito ang ginawa ni Jesus. Bakit? Ginawa ni Jesus sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. At siyang nagligtas sa atin ay hinahayaang gayahin natin ang gawain ito at mabuhay bilang mga alipin ni Jesucristo. Kaya nga, si Pablo ay isa ring alipin ni Jesucristo. Si Jesus ay kay Maria at wala siyang anumang gawain kay Jose. Ngunit si Maria ay nanganak ng mga kapatid ni Jesus. Tinatawag ba silang magkapatid? Sa kanila, si Santiago na nagsulat ng aklat ng Santiago ay nakakabatang kapatid ni Jesus. Ngayon, ano ang sinabi ni Santiago? Sa Santiago 1:1, sabi niya, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Hindi po niya sinabi, si Santiago na kapatid ni Jesus. Sabi niya, alipin ni Jesucristo. Hindi po ba tayo ganito? Sa Galatia 1:10, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, sabi ni Pablo, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Upang bigyang lugod ang Diyos na hindi hinahanap ang sarili niyang kaligayahan ni Pablo, maging ng iba. Bakit? Dahil siya ay alipin ni Kristo. Bakit alipin siya ni Kristo? Dahil binili siya ng Panginoon sa isang dakilang halaga. Alam na ninyong lahat kung gaano ang binayad niya sa napakadakilang kaligtasan at dakilang kaloob. Hindi nakuha ng walang bayad ang kaloob at ibibigay ito ng walang bayad sa iba. Kung isang tao ay ibinigay ang kanyang buong kayamanan upang bayaran na ang utang ng isang tao o upang iligtas ang isang mamamatay o yung iligtas yung taong malapit ng mamatay o pagalingin ng may malalang sakit, yung taong yon na nakatanggap, hindi niya makakalimutan ng kaloob na iyon hanggang sa huli. Hindi magkakaroon ng sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kung may gagawin tayo. Ngayon, naunawaan natin ang biyaya at naligtas tayo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kasi sabi, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya nga, libreng kaloob. Salamat, nakuha ko na. Kasi sabi, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ngayon, ang mga kaloob na sasabihin ko ay hindi lamang isa o dalawa. Madalas din po ako makatanggap ng regalo. Hindi nyo naman po ako kailangang bigyan ng regalo, ha? Ngunit, malungkot kapag hindi ako makakatanggap. Kapag sinabi kong salamat at natanggap ko na iyon, marami ang nakapaloob doon. Kung gayon, mayroong maraming bagay ang nakaloob mismo sa regalo. Alam na ninyo na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ngunit ito ay isang kaloob na maraming kasama. Isang araw po, may nagpakain sa akin. Ngayon, kanin lang ba ang nasa lamesa? Hindi po. May baka, may manok, may noodles, at iba pa. Maraming mga biyaya na nakapaloob sa kaligtasan na hindi natin mabilang. At sasabihin ko po sa inyo ang ilan sa mga iyon. Nais ko pong sabihin sa inyo ang 8 mahalagang bagay na nakapaloob sa kaligtasan. At ang bawat isa ay dakila at mahalaga. Unahin ko po, nakatanggap tayo ng mga kaloob.
Ano ang una at pinakadakila sa maraming kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin? Ano po ang isa sa pinakadakilang kaloob? Walo po ito, subalit iisa-isahin ko at bawat isa ay napakahalaga. Una, dito sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Sabi dito, sa kanya mayroon tayong katubusan. Ang mga salitang sa kanya ay madalas na makikita at ito'y nangangahulugang si Jesucristo. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya natubos ako sa pamamagitan ng dugo. Dapat tayong maging maingat sa pagbasa ng salitang katubusan. Kosok sa Korean. Kung babasahin ninyo ito, kosok, ibig sabihin ay mapupunta sa bilangguan. May kilala po akong pastor na nasa ibang denominasyon. Nang binasa niya ang Biblia, sinabi niya, ikukulong tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagkamali siya sa pagsabi ng kusok. Dapat kusok, pagtubos, hindi kusok, pagkakulong. Ang salitang pagtubos, kusok, ay nangangahulugang bayaran ito, bilhin ito, kunin ito. Nagbayad siya ng salapi upang mabenta ang alipin at alisin siya sa pagkagapos. Iyon ang pagtubos, kusok. Kaya dapat basahin o bigkasin ito ng pahaba. Subukan po ninyo, kusok, hindi kusok, kusok. Ay, yan po ang pagtubos. Ayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ang pantubos ay para sa pagbabayan. Namatay siyang dumadanak ang dugo niya upang bayaran ito. Dumanak ang dugo at iniligtas niya tayo. Binigay niya ang kanyang katawan bilang pantubos. Kaya ang tanong, ano ang una niyang kaloob? Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang kasalanan ko ay napatawad na. Napatawad na po ba ang inyong mga kasalanan? Gaano po kadami ang napatawad? Hanggang saan po? Magpakailanman. Ang kasalanan na orihinal, nakaraan, kasalanang sinasadya, lahat-lahat ay kasama. Ang orihinal na kasalanan, malaking kasalanan, maliit na kasalanan, alam at hindi alam na kasalanan, hindi nyo na kailangan alamin kung ano iyon. Ang mahalaga, lahat ng kasalanan, bawat kasalanan na gawa natin, nagawang kasalanan, ginagawang kasalanan, kasalanang hindi pa nagagawa, lahat ay napatawad na, kasama na. Bakit? Huwag tayo dapat gumawa ng kasalanan sa hinaharap, ngunit bakit natin sinasabi na ang kasalanan gagawin pa lang? Opo, huwag tayo dapat gumawa ng kasalanan, ngunit hindi pa tayo lubusang nababago. Kahit ang mga ligtas na Kristiyano ay mayroon pang dating pagkatao. Sana magbago tayo agad. Sana maging tulad tayo agad, gaya ng anghel, sa sandaling naligtas tayo. Ngunit, ang lumang pagkatao ay nananatili pa rin, kaya unti-unti tayong nababago. At nagiging banal tayo. Ang espiritual na kaligtasan ay kaagad nangyayari. Ngunit, ang pagbabago ng buhay ay hanggang sa araw po naharap tayo sa Panginoon sa natitira nating buhay. Tinatawag itong paglago ng pananampalataya o yun pong sanctification o pagpapabanal. Nagiging mas kagaya tayo ng Panginoon at ang Espiritu Santo ay magiging tulad sa katangian ng Diyos. Ngunit bago iyan, nasa atin pa ang ating dating pagkatao. At kung minsan nagagalit pa tayo sa iba, nagsiselos sa iba, alam natin na hindi dapat natin gawin yan, ngunit sakim pa rin tayo. At dapat tayong maging lubos na masunurin. Kung minsan sumusunod tayo, subalit minsan hindi. Pero unti-unti nagbabago tayo. Kasalanan ng pagsuway, kasalanan ng hindi paggawa sa kalooban ng Diyos, kasalanan ng hindi paggawa ng may pananampalataya, lahat ng mga iyan ay kasalanan. Subalit pinatawad niya tayo sa lahat ng mga kasalanang nagagawa. Kesa Mateo 5:26, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggang sa hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.
Binayaran niya hanggang sa kahuli-huli ang kusing, kaya natanggap natin ang kaligtasan. Iyan po ang pinakadakilang bagay. Tandaan niyo po, walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Subalit may nagsasabi, naligtas na ako. Opo, naborn again na ako. Opo, nasa akin ang Espiritu Santo. Ngunit kapag tinanong ko kung natanggap na niya ang kapatawaran ng kasalanan, sagot niya, hindi ako sigurado diyan. Kapag tinatanong ko, natanggap mo na ba ang walang hanggang katubusan? Sabi niya, hindi ko alam ang tungkol diyan. Paano niya matatanggap ang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan? Walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay ganito, binayaran ng Diyos ang kabayaran ng ating kasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ganoon, hindi na natin kailangang magbayad ng kamatayan. Ganyan ang kaligtasan. Tama po? Ngunit paano niya natanggap ang kaligtasan kung hindi niya natanggap ang kapatawaran ng kanyang kasalanan? Kapag ganoon, hindi yan kaligtasan. Tandaan, walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo po ba ito? Sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Kung ginagawa nila kung ano ang nakakalugod sa kanila, at ginagawa kung ano ang gusto nila, kung susundin nila ang sariling pamamaraan nila hanggang sa huli, mapupunta sila sa impyerno. Ngunit, sabi, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Si Jesus ang umako sa lahat ng mga kasalanang nagawa natin. Ang kasalanan na iniwan natin, ang Diyos at namuhay ayon sa katigasan ng ulo at kasakiman, lahat-lahat. Kaya sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Gaya ng kordero, ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay napakay Jesus. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan, si Jesus ay naging bunton ng kasalanan sapagkat pinasan niya ang lahat ng kasalanan ng tao sa sanlibutan. Mga kasalanan ko, mga kasalanan mo, at lahat ng kasalanan natin. Si Jesus na walang kasalanan ay naging bunton ng kasalanan. Pinarusahan siya ng kamatayan tulad ng isang miserableng makasalanan. Kaya hindi na siya inosente. Kung titignan, pinarusahan ng kamatayan sa krus si Jesus ng gobernador ng Roma. Ngunit sa katunayan, pinarusahan siya ng Diyos ng kamatayan. Hindi siya namatay ng hindi makatarungan, legal ang kanyang pagkamatay. Sinabi ng Diyos, ang walang kasalanan ay maaaring mamatay para sa isang makasalanan, sapagkat ibinigay ng Diyos ang kautusang iyon. Kaya, ayon sa unang 1, 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Kaya sinugo niya ang walang kasalanan gaya ng kordero upang alisin ang ating mga kasalanan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Inalis niya ang kasalanan ng sanlibutan. Inalis niya ang kasalanan nating lahat. Oo, kasama ako sa sanlibutan. Oo, kasama ka. Ngunit hindi na mahalaga kung marami o kakaunti. Kahit mag-isa na nabubuhay ka sa mundo, darating pa rin ang Panginoon para sa'yo, para iligtas ka. Kahit pa mag-isa ka sa mundong ito, mamamatay pa rin ang Panginoong Hesus para sa iyo, sapagkat mas mahalaga sa Kanya ang isang kaluluwa kaysa sa buong mundo. Kaya sabi ng kanta, my sins are forgiven by the cross of the Lord. Pinatawad niya ang aking mga kasalanan, pinatawad niya ang iyong mga kasalanan. Inalis ang lahat nating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan maging ng buong sanlibutan. Namatay siya sa krus. Naroon ang kahatulan ng kasalanan. Ayaw na ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kabayaran ng malaking kasalanan at maliit na kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang mapunta sa impyerno, sa kamatayan ng kaluluwa, ng espiritu, ng katawan. Ngunit binayaran ni Jesus ang kasalanan. Binayaran niya ang kasalanan ko. Kaya sa unang 1, 4 verse 9, sabi, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Hindi natin inibig ang Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin at sinugo niya ang kanyang anak bilang kabayaran. Tinawag itong pakikipagkasundo sapagkat noon naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Nakaharang sa gitna natin at ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga, kaaway natin ang isa't isa. Magkaaway, gayunpaman.
Dumating ang Panginoong Hesus sa lugar kung saan kaaway natin ng Diyos at ipinagkasundo niya tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesus na walang kasalanan. Kaya ayon sa Colossians 1:20, sabi na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. May kapayapaan dahil sa kanya. At ayon sa 1 John 2:2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. May mga hindi mananampalataya dyan sa labas. Mga lasenggo, masasamang loob, mga kawatan, manggagansyo, mamamatay, magnanakaw. Ang kanilang mga kasalanan ay naalis na rin po sapagkat kinuha na ito ni Jesus. Ngunit hindi nila ito alam. Sasabihin ng Diyos, wala na, magkamayan na tayo. Kaya maging ang mga magkaaway ay nagkakamay kapag nagkasundo sila. Iniaabot ng Diyos ang kanyang kamay, ngunit sinasabi nila na hindi nila ito kailangan. Paano nila nagagawa ito? Kapag iniabot ng Diyos ang kanyang kamay, kapag hinawakan natin ito, ito yung pananampalataya. Hinawakan niyo ang kamay ng Diyos. Ang Diyos ay nakipagkasundo sa atin. Kasi Hebrews 9:12, sa lumang tipan, noon pinapatay ng mga Israelita yung mga kambing, mga tupa, mga guya. Pinapadanak ang dugo para sa katubusan na siyang halimbawa hanggang sa dumating si Jesus. Kaysa Hebrews 9:12 sabi, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sagay tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Hindi ito isang ganap na kaligtasan, maliban na lang kung ito ay walang hanggang kaligtasan. Ngunit ano ang sinasabi ng Diablo? Sabi niya, oo, namatay si Jesus dahil sa iyong mga kasalanan. Tama yan. Hindi yan maitatanggi. Ngunit, kaunting kasalanan lamang ang inalis niya. Oo, inalis niya ang kasalanan na gawa mo pa lang at hindi pa ang gagawin mo. Kung ganun ano ang gagawin mo, kailangan mong umiyak. Manalangin ka. Gumawa ng mabuti at mapapatawad ka niya. Kaya gumawa ka ng mabuti, magmula ngayon, at kung hindi, mapupunta ka sa impyerno. Yan po ba ang ebanghelyo? Mali, ibang ebanghelyo yan. Kaya ang demonyo ay sumasalungat sa ebanghelyo. Ngunit minsan ang demonyo, sinasabihin naman tayo na manampalataya. Hinahayaan niya tayong maniwala, ngunit maniwala sa ibang Jesus. Ang gusto niya, maniwala tayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa banal na espiritu, kundi sa ibang espiritu, sa peke, pekeng Jesus. Jesus na hindi makapagliligtas sa atin kahit na nananampalataya ka pa. Marami pong mga tao ang naniniwala, nasa church din, sinasabi nila, na born again ako, naging ipinanganak ako bilang Kristiyano, nagsisimba ako sa buong buhay ko, pumupunta sa simbahan tuwing linggo, umaawit ng himno, nananalangin, ng bibigay ng donasyon, sumasamba, nabautismo na, naging diakono, elder, naging pastor. Tinanong ko siya, ligtas ka na ba? Sagot niya, hindi. Pagkatapos tinanong ko, naipanganak ka na bang muli? Sumagot siya, paano mo alam yun? Malalaman mo lang yun kapag patay ka na. Opo, mapupunta siya sa impyerno kapag namatay ang taong ganito dahil hindi siya ligtas. At may mga nagsasabi na ligtas na raw siya. Tinanong ko, kailan ka naligtas? Sumagot siya, naligtas ako nung araw na sumampalataya ako. Tinanong ko uli, at ano ang sinampalatayanan mo? Sabi niya, sumampalataya ako mula nung araw na nagsimba ako at naligtas ako dahil sumampalataya ako. Kung titignan niyo silang mabuti, ni hindi nga nila alam kung kailan sila naligtas. Kaya hindi po sila ligtas. Kaya binayaran ng Panginoong Hesus ang buong kabayaran ng ating mga kasalanan sa halip na tayo sa matuwid na paghuhukom ng Diyos sa pagitan natin at ng Diyos. Ang kaligtasan ay may nagbayad sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At nung naligtas ako, hindi ko alam kung iyon ay kaligtasan at hindi ko rin po alam na iyon na pala yung born again. Subalit tiyak ako noon na ang kasalanan ko ay napatawad na magpakailanman. At wala nang dahilan pa para mapunta ako sa impyerno sapagkat ang aking mga kasalanan ay napatawad na magpawalang hanggan, magpakailanman. Mapupunta ako sa impyerno dahil sa ang aking mga kasalanan, ngunit dahil sa wala na ang aking mga kasalanan, natural, hindi na ako mapupunta sa impyerno kahit nagustuhin ko pang makita ito ng isang beses. Saan ako mapupunta? Kung hindi sa impyerno, syempre, doon po sa langit.
Noong araw na iyon, kahit pamamatay ako, sigurado ako mapupunta ako sa langit. Hindi ko alam noon na ligtas na ba, born again na ba, pero ang tiyak ko noon, napatawad na lahat ng mga kasalanan ko. Kung nakakasiguro ka noon, yun po yung kaligtasan mo. Naunawaan muna natin iyan at pagkatapos noon, habang patuloy akong natuto sa Biblia, naunawaan ko, ito rin pala yung kaligtasan. Nung naunawaan natin iyon, sa sandaling iyon, nalaman natin na naborn again tayo. Kaya wala nang mas dakila pa sa katotohanan ang tanging anak ng Diyos ay namatay. Ngayon tingnan natin, 1 Pedro chapter 1, verse 18 hanggang 19. 1 Pedro chapter 1, verse 18 at 19. Babasahin ko po, nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sabi, ang ating walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana sa ating ninunong si Adan, iyan po yung orihinal na kasalanan. At naman na natin ang sinful nature na tinatawag. Kasi sa paningin ng Diyos, ang walang kabuluhang paraan ng pamumuhay natin noon ay kasalanan. Pero sabi, kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Ang ating mga kasalanan ay hindi tinubos sa pamamagitan ng pilak o ginto ni sa pamamagitan ng ating mga gawa. Anong ibabayad sa kasalanan? Sabi, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Mahalagang dugo ni Kristo, sabi po, gaya ng sa kordero. Kahit na ibuhos mo ang isang patak ng dugo ni Jesus, sa dugo ng mga tao sa mundong ito, hindi mo maihahambing ang halaga ng isang patak ng dugo ni Jesus. Ang dugo ng Panginoong Jesus ay napakahalagang dugo. Ang dugo ni Kristo, ang tanging anak ng Diyos, ibinuhos niya ang lahat ng dugong iyon upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya sa Isaiah chapter 44 verse 22, sabi, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalak ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Dati po, may tinanong akong taxi driver kung ligtas na siya. Sabi niya, narinig daw niya ang salita sa Isaiah 44 verse 22 na aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, binura na lahat. Kaya nga, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Manumbalik ka sa akin sapagkat nabayaran ko na lahat mong kasalanan. Sabi ng taxi driver na maaga pa siyang nagsasakay ng mga pasahero at papunta sa daan ng bundo, ngunit bigla maulap at hindi niya makita ang daan. Naranasan ko rin po iyon, wala kang makita, kahit ilang metro lang, kaya kailangan mong magdahan-dahan sa pagpapatakbo. Kung magkamali ka, madidisgrasya ka. Ngunit pagkalipas ng isang sandali, yung ulap, ito po ay biglang nawala. Ganun po iyon, aking pinawi na parang ulap. Kaya bigla niyang naalala ang talatang ito. Aking pinawi na parang ulap. Napakaraming kasalanan, parang napakakapal na ulap sa pagitan natin at ng Diyos. Ngunit inalis itong lahat ng Diyos. Nagpatotoo siya na sinampalatayanan niya ito noong araw na iyon. Gayunpaman, dapat niyong maunawaan talaga. Nagsalita ang Diyos sa iba't ibang paraan sa Biblia sa takot na baka magduda tayo. Kaya sabi niya, para di tayo magduda, sapagkat iyong itinapon ng lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran, Isaiah 38:17. Itinapon niya ang lahat ng aking mga kasalanan sa kanyang likuran. Sa Awit 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanduran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Sa Mikas 7:19, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Inihagis niya ang ating mga kasalanan sa kalaliman ng dagat. Tanong, paano ba natin mahahanap iyon? Hinding-hindi na po mahahanap. Kaya aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon,
Hindi ko na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman at pinawi niya ang mga iyon at hindi na niya aalalahanin pa. Hindi ko alam kung ilang talata sa Biblia ang nagsasabi ng ganito. Magiliw na ipinapaliwanag ng Diyos sa atin kasi baka magduda po tayo. Kaya ang unang biyaya na binigay sa atin ay ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan. At kapag naunawaan mo po ito, ang pagkaunawa nito, ibig sabihin ay kaligtasan. Kaya ng unang kaloob, walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang iba pa, ay kabilang na dyan. Ang pagbayad sa kabayaran ng mga, ay ang pagbayad sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya sa atin ang kaligtasan sapagkat binayaran na niya ang ating mga kasalanan. Paano mabibigay sa atin ng Diyos ang kaligtasan kung hindi nabayaran ng ating mga kasalanan? Tingnan po natin, Roma. Roma chapter 3, Romans chapter 3. Verse 24. Roma chapter 3, verse 24. Basahin po natin sabay-sabay. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Ang salitang kay Kristo Jesus ay palaging nakikita. Tinupad ni Kristo Jesus. Ang katubusan ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Itinuturing na ganap ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sinabi niya yan pagkatapos nating manampalataya ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Sabi po, itinuturing tayong ganap. Ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay tulad sa mga taong hindi nakagawa ng anumang kasalanan sapagkat ang kasalanan ay nawala na. Kayang pag-aaring ganap ay ang pagturing sa atin na natupad natin ang kautusan ng Diyos. Kaya kaiba po ito. Nakikita po tayo bilang taong matuwid na. As if tinupad natin lahat ng utos ng Diyos. Basahin po natin yung Roma chapter 4. Tingnan po natin. Roma chapter 4 verse 4 at verse 5. Basahin po natin. Ngayon sa gumagawa, ang kabayaran na hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Kapag natanggap na ng manggagawa ang kanyang sahod, hindi po ito biyaya. Natanggap niya ang kanyang sahod sapagkat nararapat lamang siya sa sahod na ito. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, wala po tayong ginawang anumang matuwid, kundi sumampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao. Kung kanyang inaaring ganap ang mga mabubuting tao, tayo po ay mabubuting tao? Sapagkat tayo ay masasama, ang Panginoon ay namatay para sa mga masasama. Ang ating mga kasalanan ay napatawad noong tayo po ay masasama, pinatawad na tayo. At tayo po ay inaring ganap noong tayo po ay masasama pa. Kasi sabi na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Nung ikaw ay sumampalataya sa kanyang biyaya, o nung ikaw ay sumampalataya ng iyong mga kasalanan ay napatawad na, ang iyong pananampalataya ay itinuring na katwiran. Ang pinakamakintinding kasalanan ay hindi po pagsampalataya. Kasi sabi, ang pananampalataya ay itinuring na katwiran. Kaya dito po sa verse 6, gaya naman ng sinabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid sa nahiwalay sa gawa. 7, mapapalad ang pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Verse 8, mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Mga 1,000 taon na po ang nakalipas bago dumating ang Panginoong Jesus, ipinahayag po ito ni David ang kaligayahan ng mga tao na naging matuwid. Ito po ay ang kasiyahan ng isang tao na walang ginawang anumang kabutihan, ngunit itinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng Diyos. Wala po tayong anumang ginawang kabutihan. Tanging kasalanan lamang nga ang mga ginagawa natin. Marahil po ay may iilan tayong nagagawang mabuti. Ngunit hindi po ito tunay na katwiran. May nagagawa pa tayong mabubuting gawa, ngunit ito po ay nahaluan ng kasalanan. Ang tinatawag po natin, tawag po natin dyan ay pagkukunwari, ngunit pinatawad po tayo ng Diyos. Walang kapalit. Kaya tayo, ang mga taong itinuturing na ganap sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. Sapagkat bago mamatay ang Panginoong Jesus doon sa krus,
Sinunod niya po ang lahat ng kautusan para sa atin at ibinigay niya sa atin ang katwirang iyon. Kaya sabi ng Diyos sa Romans 4:7, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Hindi na po nakikita ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi na niya inaalala pa. Napakadakila po, di ba? Paano po kaya tayo makakatayo sa harapan ng Diyos kung naaalala pa niya ang kasalanan natin? Sabihin po natin na mayroong isang private soldier na nabilanggo dahil sa isang dahilan at ngayon ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit bigla, binigyan po siya ng special pardon ng president. Sabi ng presidente, si Private Soldier Kim, halimbawa, na nahatulang na maparusahan ng kamatayan, ay pinapawalang sala na. Ito po ay pagpapawalang sala. Ano po ang magagawa ng iba tungkol dito? Tama po? Kaya palayain niyo siya at sabay na bigyan siya ng 4 stars. Muntikan pa po siyang mamatay sa bilangguan, ngunit bigla, pinalaya siya at binigyan pa ng 4-star general. Kung gayon, sino ang tatawag sa kanya na ex-convict? Tama po? Ang pagpapatawad ng mga kasalanan ay kapareho po ng pagpapawalang bisa. At ang pagkakaroon ng 4 stars ay kagaya ng pagtanggap ng kaluwalhatian. Kaya nga po, ito po ay kamangha-mangha. Kasi sino po ang makapagsasabi sa kanya, "Hoy, hindi ba? Ikaw ay isang bilanggo noon. Ikaw, dati kang bilanggo, tama?" Wala pong magsasabi sa kanya ng ganun. Bakit may 4 stars na po siya? Kaya siya po ay naging taong matuwid at sa kaparehong pagkakataon, napatawad po ang kanyang mga kasalanan. Hindi po ba't kamangha-mangha ang bagay na ito? Walang magsasabi sa kanya, isa kang bilanggo noon. Kriminal ka. Wala na pong makakapagsabi sa kanya ng ganun. Siya po ay naging taong matuwid at sa kaparehong pagkakataon, napatawad po ang lahat ng mga kasalanan. Tunay na kamangha-mangha. Tingnan din natin Roma chapter 4, verse 25. Basahin po natin, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Siya po ay dinala sa kamatayan dahil sa atin at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang muling nabuhay na Jesus at ang ating siya na po ang ating katwiran. Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At kung gayon, ang muling nabuhay na Jesus ay ang ating katwiran. Tayo po ay naging makasalanan dahil kay Adan. Naging makasalanan dahil kay Adan, hindi dahil tayo po ay nagkasala, kundi dahil nagkasala si Adan. Kaya tayo po ay naging makasalanan na sa sinapupunan pa lang ng ating ina. Bakit po? Dahil tayo po ay naging makasalanan dahil kay Adan. Ngunit ngayon sabi, tayo ngayon ay naging matuwid dahil kay Jesus. Kasi Isaiah 52 verse 3, kayo'y ipinagbili sa wala at kayo'y tutubusin sa nawalang salapi. Tayo po ay naging makasalanan kahit hindi pa tayo nakagawa ng kasalanan. Ngunit tayo po ay naging matuwid kahit wala naman tayong ginawang kabutihan. Ngayon tingnan din po natin Roma chapter 5 verse 19. Roma chapter 5 verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Ang isang taong ito ay si Adan. Sinuway niya ang salita ng Diyos at kinain ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama at sinabi sa kanya ng Diyos na huwag niyang kakainin kasi Adan ay naging makasalanan. Ngunit kahit na si Adan ay naging makasalanan, dahil nagkasala siya, ngunit tayo po ay kanyang mga ina po, kaya tayo po ay naging mga makasalanan, kaya sumakatwid, ang lahat ng tao sa buong mundo ay naging mga makasalanan. Ngunit, ngayon sa Romans 5:18, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa, sa pamamagitan po ng matuwid na gawa ng isang tao, ni Jesus. Sure kayo dito? Tama po, malino po. Kaya ngayon, matuwid na tayo sa pamamagitan ni Jesus. Ang ating katayuan ay taong matuwid. Tayo po ay ipinanganak ng mga makasalanan. Ngunit ngayon, spiritually, ang kalagayan natin ligtas na. Matutuwid na tayo. Kaya sino pa po ang maaring humatol sa atin? Tingnan po natin Roma chapter 8. Verse 33 at 34. Roma chapter 8, verse 33 at 34. Babasahin ko po.
Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus ay namatay? Oo, siya'y muling binuhay mula sa mga patay. Na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang pinili po ng Diyos ay ang mga naligtas. Sino ngayon, sabi po dito, ang magsasakdal sa taong ligtas na? Kahit na tayo ay nagkakasala, nagkasalan nakaraan, sino ngayon ang magsasakdal sa atin? Sino po ang makapag-aalis sa atin? Ang Diyos ang umaaring ganap. Kasi sino ang makakatutol dito? Ang pagsasakdal ay ang paghuhukom. Sino ang maaaring humatol sa atin? Sinabi ng Diyos na tayo ay wala ng kasalanan dahil matuwid na. Ang Diyos ang siyang umaring ganap. Sabi dito, sino ang hahatol? Si Jesus ay namatay upang patawarin ang ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay. Si Kristo Jesus na namatay, oo, siya'y muling binuhay mula sa mga patay. Siya'y muling nabuhay upang tayo ay maging matuwid. Si Jesus ang ating katwiran, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Ano po ang ibig sabihin na siya ay nasa kanan ng Diyos? Ibig sabihin na siya ang saksi na nagligtas sa atin. Kahit na mayroon tayong pagkukulang at mahina tayo, ngunit sasabihin ng Diyos, Diyos Ama, namatay ako para sa Kanya. Tignan mo po ang dugong ito, Ama. Tignan mo po ang dugo ko. Totoo nga na namatay ang aking anak. Ito'y dugo ng aking anak. Gaya po nito, si Jesus ang mananatiling saksi natin. Siya ay nananalangin sa harap ng Diyos bilang tagapagtanggol o tagapamagitan para sa atin. Kaya nga, sabi nga sa unang 1-2 verse 1, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Ang ating tagapagtanggol, bilang tagapagtanggol na pinatawad na ang ating mga kasalanan, siya ay nabubuhay upang maging tagapagsalita, tagapamagitan para sa atin. Kaya naman tayo po ay panatag na, sigurado na. Dahil tayo ay inaring ganap, kaya kung titignan po natin sa Galatia chapter 2 verse 16, sabi sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Sabi, walang laman na inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Tayo inaring ganap lamang kay Kristo Jesus. At sa Isaiah 61 verse 10, sabi doon, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ng sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Tayo'y binihisan ng Diyos ng damit ng kaligtasan. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaya nga, ikaw ay matuwid. Binihisan niya tayo ng damit ng kaligtasan, ng katwiran. Kayo pong lahat ay nakadamit ng maayos ngayon at nagagawa niyong umupo. Tama po. Kaya makakapunta kayo kahit saan niyo po pwedeng pumunta, kahit saan. Gusto niyong pumunta, pwede. Pumunta kayo sa Amerika, pwede, kagaya nito. Pero isipin niyo po, bigla, nawala po yung suot mo at naging hubad kayo. Kapag ganon, makakapunta pa kayo dito? Hindi. Paano kapag sinubukan nyo? Mahihiya po kayo, magtatago kayo. Magtatago kayo sa ilalim ng upuan. Kaya nga, nung kinain ni Adan ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, nahiya siya dahil sa kanyang kahubaran. Kaya gumawa siya ng panakip mula sa dahon ng puno ng igos. Ngunit, magiging damit ba ito? Pagkatapos siyang maglakad-lakad, natuyo ito, masisira. At kapag gumabi na, tangkay na lamang ang matitira. Ngunit, tinawag siya ng Diyos. Adan, sabi po. Sinabi ni Adan, ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. Excuse me po, ako'y nagtago. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Hindi ito maaaring maging damit. Kasi sabi po, sa Genesis 3 verse 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila dinamitan. Hindi ko po alam kung ito ay sa tupa o sa kambing, ngunit talagang pumatay ang Diyos ng hayop, pinadanak ang dugo, kinuha ang balat, dinisenyohan ito at dinamitan sila Adan at Eva, pagkatapos pinalaya sila. Ngayon, bakit
bakit pinalayas niya sila pagkatapos niya silang madamitan? Maaari naman silang palayasin habang sila'y hubad at sabing lumayo kayo. Dahil po ito sa awa kahabagan ng Diyos para kay Adan at Eva. Sa ngayon ay pinalayas sila ng Panginoon, ngunit ipinangako na niya na kalaunan ay isusugo niya ang Panginoong Hesus na siya namang mamamatay na gaya ng tupa at dadanak ang kanyang dugo upang takpan ng ating mga kasalanan. Kasuotang balat. Ganon din ang nangyari sa pagbabalik ng alibughang anak sa kanyang ama. Ang pangalawang anak naging pulubi, nabuhay kasama ng mga baboy. Ang kanyang buong katawan ay nangamoy, pasensya po, nangamoy tayo ng baboy at punit-punit na ang kanyang damit. Ngunit nung siya ay pumunta sa kanyang ama, sabi ng ama, dali-dali ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Siyempre po, siya naman po ay naligo. Ano po ang pinakamagandang damit? Ito po yung damit ng kaligtasan. Hindi tinignan ng Diyos ang kasalanan. Inalis na niya ang ating maruming damit at isinuot na sa atin ang pinakamagandang damit, damit ng katwiran. Nang maligtas tayo, isinuot sa atin ng Panginoon ang damit ng katwiran. Kahit matapang tayo na makakatayo sa harap ng Diyos. Hindi tayo mapapahiya. Maputi ba ang iyong kasuotan? Nahugasan na ba sa dugo? Pagdating niya, handa ka bang tunay? Nahugasan na ba sa dugo? Ang damit ng kaligtasan. Ngayon, ano po ang kulay nito? Dilaw o itim? Ano po ang kulay? Kulay puti po. Sa Revelation 19, ang babaeng kakasal sa kordero ay binihisan at dinamitan ng balabal. Sabi doon, sa kanya ay ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Una po itong balabal ng kaligtasan, ang puting balabal, lahat ba ng taong nakaputi pupunta sa factory ng uling? Basta-basta lang ba po ba kayong umuupo kung saan-saan kung nakaputi kayo? Hindi po, kasi baka marumihan. Mabilis niya itong pinupunasan kapag narumihan at kailangang ingatan. Ang mga taong naligtas ay wala nang mapupuntahan pa. Hindi sila pwedeng pumunta sa mga lugar ng makasalanan. Huwag ninyong hayaan na madungisan ang ating damit. Dapat tayong magiging mabuhay na malinis. Kailangang ingatang maayos ang balabal na iyon hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Gayunpaman, dinamitan tayo ng Panginoon ang damit ng kaligtasan. At ito po ay pinong lino, malinis. At sa tingin ko po, hindi ko kayang sabihin ng walong mahalagang bagay ngayon. Anyway, tignan pa natin ang isa pa. Efeso chapter 2. Tignan po natin sa Efeso chapter 2. Verse 1. Efeso chapter 2 verse 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Si Apostol Pablo nagtungo noon sa Efeso at ipinangaral ang Ebanghelyo. Maraming mga tao ang naligtas sa Efeso. Dito nagsimula ang iglesia sa Efeso. Hindi lamang niya ipinangaral ang Ebanghelyo sa lugar na iyon. Pagkatapos ay umalis, hindi ganun. Kundi kapag naligtas ang isang tao doon, dito nagsisimula ang church, ang iglesia. Ang grupo namang naligtas sa mga banal na nagkakaroon ng fellowship, ito yung tinatawag na church. Ang mensahe na kanyang isinulat para sa iglesia ng Efeso ay naisulat nung siya po ay pumunta sa Roma at nakulong. Tinatawag din po itong prison letter, kaya nagpadala siya ng mga sulat sa Efeso. Sabi niya, kayo nooy, mga patay sa inyo, mga pagsalangsang at mga kasalanan. Hindi po ibig sabihin nito na siya ay pumunta sa sementeryo sa Efeso at pagkatapos ay iniligtas niya sila. Hindi ganon. Nakasulat po sa Genesis chapter 2 na sinabi ng Diyos kay Adan, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sabagat sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka. Dumating ang Diablo kay Eva at sinabi, kainin mo, hindi ka mamamatay, kainin mo, ayos lang, masarap ito. Natatakot kasi siya na baka mabuksan ang iyong mga mata at maging matalino kayo at maging kagaya kayo ng Diyos, kaya ayaw niyang ipakain sa inyo. Patuloy siyang tinukso ni Satanas. Kaya naman, nahulog sa tukso, kalaunan, ito pong si Eva. At kumain, maging si Adan, kumain, tama? Unang kumain si Eva, masarap, sabi niya.
Medyo kakaiba yata ito. At binigyan din po niya si Adan. Sabi niya, "Honey, subukan mo ito." Sabi naman, "Ano yan? Ito ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. O sinabi ng Diyos, kapag kinain mo ito, tiyak mamamatay ka. Sinabi niya sa akin na huwag akong kakain, pero kinain ito. Kinain ko ito, kaya kainin mo rin," sabi niya. "Ayaw kong kainin. Sabi ng Diyos, mamamatay ako. Kaya bakit ko kakainin?" "Kung ganoon, anong gagawin ko?" sabi niya. "Siguro mamamatay ka." "Kung ganoon, paano ako mabubuhay na mag-isa? Paano ka mabubuhay mag-isa? Kung mamamatay man, ako, kailangan mamatay tayong sama-sama, magkasama, hiyok, hiyok," sabi po niya. "Hiyok, hiyok," sabi niya. "Mamatay tayong dalawa." Pagkatapos tumulo ang luha mula sa kanyang magagandang mukha at sinabi, "Kung mabubuhay, mabubuhay tayo ng magkasama. At kung mamatay, mamamatay tayo na magkasama. Kainin mo ito." Ayun, kinain ni Adan. "Okay, sige." Kumain din siya. Kaya namatay ba siya? Namatay po ba siya? Ano po? Hindi po. Sapagkat nung namatay si Adan, namatay siya nung nasa edad na siya na 930 years old. Ngunit nung araw na kumain, mayroong namatay. Ano po yung namatay? Ang kanyang spirito, ang kanyang kaluluwa namatay. Subalit hindi ibig sabihin ng kamatayan ay maglalaho yung espiritu, kundi nawala yung komunikasyon. Para maintindihan, parang isang electrician, nawalan ng kuryente, kaya tinicheck niya. May gamit siyang machine para masuri kung ano ang problema. Kung naka-off ang kuryente, anong sasabihin niya? "Ah, patay ang kuryente. Nakapatay lahat." At kapag, excuse me po, sinaksak niya ulit, "Ah, may kuryente na." Tama po? Ito po yung tamang expression. Ang espiritu sa loob natin ay dapat na patuloy na may relasyon sa Diyos. Tumatawag tayo sa Diyos ng Diyos Ama, sumasagot siya, "Bakit anak ko?" Kagaya po nito, dapat umabot sa kanyang ating panalangin. Ngunit pagkatapos ng paglikha sa tao, ang tao ay nagtaksil sa Diyos, sumuway sila sa kanya-kanyang mga paraan at ang kanilang relasyon sa Diyos ay nasira, naputol. Namatay sila kahit gaano man sila kamahal na anak. At kung sila ipatay, bagaman mahal sila, ang ibig sabihin ng patay, walang magagawa. Baliwala na ngayon kahit nahalikan at hagkan man sila dahil sila ay patay na. Ang patay dapat ilibing. Sa oras na mamatay ang kaluluwa ng tao, ang relasyon ng pag-ibig nila ay napuputol kahit noong ipinanganak tayo sa mundong ito, isinilang tayo patay ang espiritu. Isang espiritu na patay sa pagsalangsang at mga kasalanan. Kung mayroong patay na katawan sa dagat, anong nangyayari? Di po ba't lumulutang-lutang lang ito? At kapag may alon, ang bangkay mukhang sumasayaw. Pero sa katunayan, ang patay na po ito. Ang patay, bangkay yan. Lumulutang lang. Kaya kahit na nagdadamit sila ng maganda, pinapalumitahan nila, nagpapalamuti sila, naglalagay ng make-up, ang bangkay, bangkay pa rin. Ano pong tinatawag natin sa mga bangkay na naglalakad? Ano pong salita iyon? Nakalimutan ko na po. Nakakatakot na makita ng isang bangkay na palakad-lakad. Ganun po, ang taong ligtas na hindi, ang taong hindi ligtas, kahit magbihis siya ng maganda, kahit maayos sa panlabas, pero tinitignan siya ng Diyos na bangkay. Parang zombie na naglalakad. Sila ay mga bangkay na naglalakad. Pasensya na po kung sinasabi ko yung ganito. Hindi natin kailangang humingi ng tawad. Dahil naligtas na po tayo, hindi napatay ang ating mga espiritu nung naligtas na tayo. Kaya nga, ang mga hindi ligtas, bangkay po sila. Pero tayo po ay buhay, ligtas na po tayo. Hindi na po patay ang ating espiritu nung naligtas tayo. Kaya sabi niya dito, kayo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Hindi alam ng mga tao na patay ang kanilang mga espiritu, bagaman isinilang sila na patay ang espiritu. Pero sabi ng Biblia, sa John 5.25, dumarating ang oras at ngayon na nga na marinig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. At sinabi rin ng Panginoong Hesus sa John 5.21, sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Dumating si Jesus upang ibango ng mga patay. Bakit po? Dahil ang mga patay ay kailangang bayaran ng kasalanan upang mabuhay. Kung walang kabayaran, hindi sila mabubuhay. Kaya pinatawad ang kasalanan. Kaya noong sumampalataya ang tao,
sa bagay na ito, yun po yung ibinabangon, bubuhayin siya. Dahil ang Diyos ang nagbayad ng kabayaran ng mga kasalanan. Kaya kapag ang taong may patay na espiritu ay nakarinig ng tinig ng Diyos sa Biblia, muli siyang mabubuhay. Kasi sa Luke 15 verse 20, yung alibugang anak, sabi, pumunta sa kanyang ama, niyakap siya. Niyakap siya ng kanyang ama at sinabi sa kanya, sapagkat ang anak kong ito'y patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Tama po? Noong nilisan ng anak ang ama, para na rin po siyang namatay. At pagbalik niya sa ama, muli siyang nabuhay. Sapagkat ang anak kong ito'y patay na, sabi, at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Sa 1 Corinthians 15:45, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Nabubuhay siya, pero namatay siya noong nagkasala siya. Pero ang Kristo, ang huling Adan, ay naging espiritong nagbibigay buhay. Siya ay isang espiritong nagbibigay buhay. Kaya sa 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kay Adan, sabi ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Tama po? Kung nabuhay tayong mga nooy mga patay sa pagsalangsang at mga kasalanan, kaya ngayon, tayo po ay buhay na. Ngunit ang mga hindi ligtas, sila po yung patay. Gaano nga po kamangha-mangha ang katotohanan tayo ligtas na? Tanong ko po, isa ba itong maliit o dakilang kaligtasan? Napakadakila po. Tama? Amazing! Napakalaki! Napakadakila po nito. Hindi natin alam kung gaano, hindi natin kayang sukatin kung gaano kadakila, kalaking kaligtasan. Hindi ko rin alam. Dahil talaga pong napakalaki nito. Gumawa siya ng malaki at dakilang bagay. Iniligtas niya tayo para sa kanyang sarili. Maging ang Diyos, hindi niya na maaaring gawin ang higit pa sa dakilang bagay na ito sa gawain ng kaligtasan. Maging sa hinaharap, hindi niya na maaaring gawin ito. Paano niya ito magagawa? Hindi po, sa pamamagitan ng salita. Nilikha niya ang langit at lupa. Sa pamamagitan ng salita niya, ngunit sa pagliligtas ng kaluluwa, hindi niya po ito pwedeng sabihin lang sa salita o sa pamamagitan man ng kanyang kapangyarihan. Kung si Jesus ay hindi namatay at hindi dumanak ang dugo at hindi muling nabuhay, maging ang Diyos ay hindi tayo maliligtas. May isang nagsabi, may kapangyarihan naman ang Diyos, bakit hindi niya magagawa ito? Kung gagawin ito ng Diyos sa salita lamang, seryosong mga bagay ang mangyayari. Bakit po? Dahil magiging hindi matuwid ang Diyos kapag sa salita lang. Bakit po? Dahil ang Diyos ay hustisya. Sinabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang kapatawaran ng mga kasalanan, paano tayo ililigtas ng Diyos? Kapag ang hari, sa noong unang panahon, kapag may ginawang batas, hindi niya ito maaaring baguhin. Sa kasaysayan po ng mga Griego, noon may isang hari ang gumawa ng napakahigpit na utos, kautusan. Dahil sa kanyang kaharian ay may maraming kasalanan gaya ng pangangalo niya, kinagproklama siya ng isang batas, napakahigpit, na kung ang sino man ay gumawa ng pangangalo niya, ang parusa, dudukitin ng kanyang mga mata. Subalit, ang kanyang anak, yung mismong prinsipe, ang gumawa ng gayong kasalanan at nahuli ang kanyang anak. Kaya siya'y dapat hatulan. Kaya dahil gumawa ka ng pangangalo niya, dudukitin ang iyong mga mata ayon sa kautusan, ayon sa batas, gapusin siya. Ngunit sinabi ng kanyang mga lingkod, mahal na hari, ang prinsipo po ang magiging susunod na hari sa inyo. Paanong dudukitin ang kanyang mga mata? Ngunit, sabi po ng hari, walang exempted dito, walang hindi kasali, kahit siya ay prinsipe. Walang sino man ang pwedeng magbago ng batas o kautusan. Lahat ay pantay-pantay sa harapan ng kautusan. Dukitin ang kanyang mga mata. Kaya tinali ang prinsipe at dinukit ang kanyang isang mata sa pamamagitan ng pambutas. At sinabi ng hari, kaya ang isa pa niyang mata, dukitin rin. Kaya nga, nang gagawin na ito ng lingkod, sinabi ng hari, tigil. Maging ang hari ay kailangan ng isang mata. Kaya, dukitin mo ang aking isang mata. Utos niya sa lingkod. Dahil sabi ng hari sa kautusan ay dalawang mata. Kaya makatarungan lamang ito.
Pero sino ang magkukusang dukitin ang mata ng hari? Kasi sinabi ng mga lingkod ng hari, hindi namin ito maaaring gawin. Ang isang mata ay sapat na, ngunit sumagot ang hari, hindi, ang isang mata ay hindi sapat, ayon sa batas sa dalawang mata. Kaya kunin ninyo ang isa kong mata. Ngunit ayon ng mga lingkod na gawin iyon, kaya kinuha ng hari ang pambutas at dinukit ang sarili niyang mata. Kaya ngayon natupad ang batas sang kautusan. Kung ang prinsipe ay nawalan ng dalawang mata, paano niya mapapamunuan ang kaharian? Tama po? Kaya, gayon din naman, ang Diyos ay hindi dapat suwayin o sumuway sa kanyang sariling utos. Hindi niya maaaring mailigtas ang isang kaluluwa na walang anumang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang tanging anak ng Diyos ay hindi mamamatay, hindi magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Isipin po ninyo kung gaano kadakila ang kaligtasan ito. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan mula sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaya huwag nating dapat kalimutan at pabayaan ang ganito kadakilang kaligtasan kahit sa isang saglit lang never niyo pong kakalimutan. Dahil sobrang saya at nagpapasalamat tayo dahil sa biyayang iyon, dapat tayong mabuhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos. Kaya tungkol po sa buhay pagkatapos magkaroon ng kaligtasan naman po ang patuloy kong ipapangaral sa susunod na linggo. Dapat kayong mabuhay gaya ng mga Kristiyano. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos Ama, noong kami ay nalayo sa iyo, Panginoong Diyos, at nasa aming mga kasalanan, noong kami naging kaaway mo dahil sa masasamang gawa, ang Panginoon ang nahabag sa amin, minahal kami. Kaya ang Panginoong Yesus ang kumuha ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin, binayaran ng lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagkamatay at dumanak ang kanyang mahalagang dugo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil niligtas mo po kami mula sa kahatulan at sumpa sa pagtulong sa amin na maunawaan ng dakila at kamanghamanghang biyaya upang maligtas kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng iyong salita, Espiritu Santo at kapangyarihan, pakiusap, tulungan po kami na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong dakila at kamanghamanghang pag-ibig at biyaya na mabuhay kami ng matuwid para sa kalooban at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, bilang iyong anak sa nalalabi naming buhay. Pakiusap, gabayan mo po kami upang makatayo kaming walang kahihiyan sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na nalalapit na ang muling pagdating. Ipangaral nawa namin ang iyong dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig sa mga hindi pa ligtas upang mas maraming mga kaluluwa ang maligtas at upang bigyang lugod at maluwalhati ka po namin, Panginoon. Sa paparating na fall retreat, naway ang Panginoon ng kumilos upang maraming mga kaluluwa ang maligtas. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.